Tulad ng sinabi ko kanina, pagkatapos po natin magluto ng bihon, ay gagawa po ako ngayon ng pizza. Paborito po kasi ng mga anak ko yung pizza. Instead na bumili po sa labas, ay gumagawa na lang po ako ng pizza. Samahan niyo po ako mga kamari sa paggawa ng homemade pizza. Ayun, dalawang flavor po yung gagawin natin ay Hawaiian pizza saka pepperoni pizza po. Ayun po. Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin. Ayun, mag-start na po tayo. Una po ay maglalagay po tayo ng all-purpose flour. Ayan, bali 3 cups po. Sugar na 3 tablespoon na sugar at 2 tablespoon lang po. Salt, lalagay po tayo ng salt, mga 1 teaspoon lang po. And ayos po siya, bali 1 teaspoon and half po. Ayan, after po natin ma-mix yung mga dry ingredients, mix lang po natin. Maglalagay po tayo ng oil. Oil na 3 tablespoon po. Dito po natin ilagay sa water, 1 teaspoon. Gamitin po natin tubig ay warm water. Maglalagay po tayo ng tubig. Lagay po natin yung tubig sa ating flour mixture. Ayan. Halo lang po natin. Wala po natin ay 1 cup and 2 tablespoon warm water po. Ayan, malinis na po yung kamay natin. Ayan, umusahin po natin para hanggang sa ma-mix na po yung lahat ng ingredients. Pagka sobrang mabasa po yung mixture natin, magdagdag lang po tayo ng flour. Ayan, konting flour lang po. Continue lang po tayo sa pagmasa. Ayun, ilipat na po natin dito. Masahin lang po natin hanggang sa malipino na po yung dough natin. Mga 10 minutes po na masa. Pwede po tayong maglagay ng oil sa kamay.
para hindi pa masyado malagkit yung pagmasa natin. Lagyan po natin ng oil. Pahiran po natin ng oil. Lambot po yung dough natin, oh. Lagyan po natin ito ulit. Nasa takpan po natin siya ng cling wrap. Ayan po. Takpan natin siya ng cling wrap. Natin at i-rest po natin siya mga kamay ng 1 hour. Ay, lagay po natin siya sa warm place yung hindi po siya mapasukan po ng hangin. Hintayin po natin siyang mag double size and then ready na po yung dough. Rest po natin ng 1 hour. Ayan po mga kamari, tapos na po tayo magmasa ng dough para po sa ating pizza. Hintayin po natin after 1 hour. Ayan. Titignan po natin kung nag-double size po yung dough natin. Ayan, pagka double size na po siya after 1 hour, pwede na po siya natin hulmahin para makabuo po tayo ng pizza. Pizza dough po. Ayan. See you po mamaya mga kamari. Bye-bye po muna. Habang maghihintay po tayo ng dough natin, ay i-prepare ko po muna yung mga ingredients na gagamitin po sa ating pizza. Ayan po. See you po mamaya. Mga kamari, 1 hour na po. Check po natin yung pizza dough natin kung nag-double size na po siya. Ayan, ito na po siya, oh. Nag-double size na po siya. Po siya. Open po natin. Natin sa dalawa. Takpan po natin para hindi po siya ma-dry. Kailangan po natin ng rolling pin. Mag-form po tayo ng pabilog para po sa pizza. Depende po sa inyo kung paano, kung ano po yung gagamitin nyo para makapag-form po kayo ng bilog. May mga pizza naman po na rectangle.
okay na po. Kailangan po natin ng pizza plate. Ito po siya, ginagamit ko. Lagyan po natin ng flour sa taas para hindi po siya magdikit pag ilipat po natin. Kailangan po natin siyang tusok-tusokin ng tinidor para yung mga bubbles po ay maano, hindi po siya mag-bubbles. Ito po yung una natin ginawa. Ito po yung gagamitin natin, pepperoni. Bali sa Hawaiian po, tsaka sa pepperoni pizza. Ito po yung pizza sauce. Meron po nitong Maggi pizza sauce at tsaka Americana pizza sauce. Yan. Ito po yung pineapple. Yan, para po sa ating Hawaiian pizza. Ayan. Nasa inyo naman po, pwede naman po kayo maglagay ng ini na sauce na gusto nyo, tsaka toppings po. Yun, merong vegetable pizza, merong pwede kayo maglagay ng pork or chicken, meat, ganun. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong toppings. Alam po tayo mag-start maglagay ng sauce tsaka toppings po. Habang naglalagay po tayo ng toppings, ay on po muna natin yung oven. 200 degree. Yung cheese na ginagamit ko, minsan naman po ay mozzarella cheese at saka Italian cheese. Yun. Lalagyan na po tayo ng pepperoni. Hindi nga po maganda yung hiwa ng, siguro makurol yung panghiwa nila. Binili ni Mr. kanina. Hindi po buo na bilog yung pepperoni. Maya-maya isasalang na po natin, mga kamari. Ayan. Ayun, sa Hawaiian pizza naman po tayo.
Actually, yung ginagamit ko po sa Hawaiian pizza is yung ginagamit ko po mga kamari sa Hawaiian pizza ay ano, ham tsaka pineapple. Pero ngayon po dahil wala pa akong ham, ganun, pepperoni pa din po tsaka pineapple. Ayan. Tignan po natin. Ayan. Maglalaga po tayo ng pizza sauce. Isa lang po natin sa 200 degree for 10 minutes po. Ito na po mga kamari, luto na po yung pepperoni pizza natin. Ayan po. Ayan, juicy po siya. Ayan, mamaya na po natin i-cut. Chill lang po muna natin. Next po na isa lang natin sa oven, yung Hawaiian pizza po. Ayan na po mga kamari, luto na po yung Hawaiian pizza natin. Ito po siya. Ayan, napaka-juicy po. Ayan, tapos na po ako magluto. Dadaling ko na po sa salas. Sakto, malapit na yata mag-12 midnight. Ayan. Kakain na po tayo pag ano na, medyo di na siya masyadong mainit. Tapos na po ako magluto ng pizza, tsaka ito po yung aming simpleng handa po sa Noche Buena. Ayan, maligayang Pasko po sa ating lahat. Ayan, kain po tayo. Hanggang dito na lang po muna. Sana po mag-like and subscribe po kayo sa aking channel para updated po kayo sa bawat video na ipopost ko po. Ayan, salamat. Bye-bye.